Hi everyone, it's me again from DIY and Succulents and welcome to our channel. And today's video guys ay magtatanim ako ng mga sedum na ito gamit ang mga bagong pot na ito. Ayan guys, itong mga pot na ito guys ay nabili ko sa 100 yen shop. So sa mga nasa Japan guys ay alam na alam ang shop na ito sa Kandu 100 yen shop. So ngayon ko lang nakita ang pot na ito sa aking pinupuntahan na shop. So nagustuhan ko siya agad kasi saktong-sakto ito sa ating mga succulents. Meron na rin siyang hook, ayan, at pwedeng-pwede natin siyang isabit sa ating mga wall or plant shelf. At syempre meron na rin siyang drainage hole. Ayan, so bagay na bagay talaga siya sa ating mga succulents. Ayan guys, o medyo malaki ang kanyang butas. So samahan nyo ako guys na taniman ang ating mga bagong pot gamit ang mga babies na ito. So medyo malaki ang kanyang drainage hole. So lalagyan ko siya ng net para hindi umagos ang kanyang lupa. So ang gagamitin kong soil dito guys ay pure garden soil lang. Ayan, so since ang itatanim ko dito ay sedum at crassula, kaya more on garden soil na may halong peat moss. Kaya ayan, magaan ang soil na ito. So ang unang-una kong itatanim guys ay si sedum, tricolor, stone crop, ayan. So tatanggalan ko lang guys ng kaunting soil para may space siya at ma-encourage na magkaroon ulit ng bagong soil pagkatanim ko sa kanya. Ito guys, first time ako magkaroon ng sedum tricolor kaya sana ay maparami ko siya. Ayan, in the future, kaya ayan, ang ganda-ganda kasi ng kanyang kulay. Lalo siguro kapag kumapal na siya at nag-trail na sapat na ito. Ayan, so kapag medyo lumaki na siya guys, ay ikakat ko na rin siya at ipopropagate. So ang susunod kong itatanim ay si sedum siboldi na variegated. Ayan, so first time din ako magkaroon ng sedum na ito guys. So nagandahan ako sa kanyang variegated na kulay. Ayan, mukha din siya madaling alagaan at paramihin. Kaya pararamihin ko siya ngayon by cuttings. Ang sedum na ito guys ay sinasabi nilang originally from Japan. Ayan, at ang kanyang common name naman ay October sedum or October daphne or sable stone crop. Ayan. So sa pangalan pa lang guys ay napakaganda na, bagay na bagay ngayong autumn. Dahil autumn dito sa amin, it's October. So ayan. So ang kanyang flowering season din ay from late summer to early autumn. So ayan, looking forward guys sa kanyang magandang bulaklak. So sa ngayon siguro hindi pa siya mamumulaklak kasi baby pa siya. Maybe next year, ayan. Aabangan ko ang kanyang magandang bulaklak. So ayan, pararamihin ko siya ngayon guys. Ayan, so ang gagawin ko lang ay puputulan ko siya at itatanim ko din sa pot na ito. Ayan, so ang pagpuputol ko sa kanya, isasagad ko lang sa in between ng kanyang ibabang dahon. Ayan, para dun siya magkaroon ulit ng mga bagong babies. Ayan, then after that, tsaka siya magkakaroon ulit ng mga branches. Ayan, para later on, mas lalo siyang kumapal. At kapag nag-trailing na siya sa pot na ito, ay mas lalo siyang magandang tingnan. So itutusok ko lang guys yung mga nakuha kong mga cuttings sa kanyang ayan, palibot para mas makapal siyang tingnan.
Yan, so ang susunod naman guys ay si sedum oryzifolium. Ayan, ito guys ay dati ko natanim. Ito ay galing lang din sa mga cuttings na pinatubo ko dito sa pot na to. So since napalaki ko na ng konti, so ililipat ko na sa kanyang new pot para lalo siyang gumanda. So ayan, babawasan ko lang ng kaunting soil para mas madali siyang ilipat sa kanyang pot. Since hindi pa naman masyadong matagal mula nung naitanim ko siya, so okay pa naman ang kanyang soil. At para na rin hindi siya maghiwa-hiwalay at mas madali siyang i-replant sa kanyang bagong pot. So ayan guys, dadagdagan ko lang din ng bagong soil sa kanyang new pot para lalo siyang lumago. At kapag lumago na siya, ay pwede ko na ulit siyang i-cut para maparami ulit. So ang succulent na ito, ang sedum na ito guys, ay napakadali din paramihin at matibay din siya. So maganda rin siyang gamitin sa mga arrangements. So pararamihin ko siya para may magamit ako sa aking mga gagawing arrangements in the future. So ang huli naman guys ay si Crassula David. So ayan, ang gagawin ko dito ay ipopropagate ko siya by cuttings. Ito guys, napakaganda ang Crassula na to, lalo na kapag taglamig or winter to spring season. Ayan, so napakaganda niya, talagang namumula siya. So ito ngayon, nag-summer na dito sa amin. So ayan, naging green na siya. Pero after niyan, pag nagtaglamig ulit, ay magkukulay na ulit ang kanyang mga dahon. So ayan guys, katatapos lang kasi ng summer season dito sa amin. So autumn na siya ngayon. Pero sa sobrang init ng summer season at nauulanan din siya, ayan, nagmashy. Tapos pagkatapos niyang magmashy, nag-dry na siya. Ayan, so naging ganyan siya ngayon. Pero ayan, after natin siyang i-cut, siguro may mga tutubo pang mga new babies dyan sa ating mga pinagputulan. So ayan, itutusok ko lang din siya sa bagong soil. Ayan, so after ko siyang maitanim ulit dyan sa kanyang new pot, hindi ko muna siya didiliga ng mga ilang araw siguro. Ayan, tapos tsaka ko siya i-mist. I-mist ko lang yung soil niya para magkaroon siya ng agad-agad ng bagong ugat. So ayan guys, tapos ko nang taniman ang aking mga new pot. So ayan, isinabit ko na rin siya sa aking succulent shelf. So ganyan siyang tingnan. Sakto lang ang laki ng pot na ito, kaya ayan, less space siya guys. At tamang-tama rin sa mga maliliit na mga succulents. So ayan lang po, and that's all for today. And thanks for watching. See you on next video. Bye!